So, welcome back mga kayabi. Good morning sa inyo lahat. Nandito tayo muli sa Junard B Siri Vlog. So ngayon mga kayabi, mayroon tayong gagawin dito sa Bergonville Block 9. Sa yung truck ni Boss Macmac. Yun ating gagawin. So ngayon mga kayabi, ang history nito mga kayabi is bagong salpak ng makina, bagong overhaul. So sinalpak, pinaandar. So ngayon mga kayabi, nagkakaroon ng problema. May tinatawag na back pressure mga kayabi. So maganda yung fitting natin mga kayabi. Walang nagiging problema. So ngayon lang mga kayabi, umaandar siya smooth. Ang problema ngayon, mayroon siyang back pressure. So ano ba yung back pressure mga kayabi? Pag-usapan natin yan mamaya. So mamaya mga kayabi, is nandito yung block. Tinanggalan natin mga kayabi. So i-assemble natin ngayon kasi galing yan ng hydrotest. So ano ba yung hydrotest mga kayabi? Pag-usapan natin yan mamaya. So samahan nyo ako mga kayabi. Kung bago ka sa aking YouTube channel mga kayabi, huwag kalimutan i-like, i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. By the way, Junard B Siri Vlog, just keep on watching. Kailangan mga kayabi, pag nag-overhaul kayo mga kayabi, kailangan malinis yung mga basahan nyo kasi sensitive po ang mga bearing nito. Bawal po sa alikabok. Kailangan yung mga pamunas ninyo malinis para hindi dumikit sa main bearing yung dumi. So yun mga kayabi, yun malabo yun mga kayabi. Magbabalik ako sa inyo mga ilang oras lang mga kayabi, pagkabit natin ang piston assembly, sasalpak natin dito sa crankshaft. So just keep on watching lang mga kayabi. So what's up mga kayabi, so ngayon mga kayabi, naisalpak na natin yung mga connecting rad cap yun. So binigyan natin siya kanina ng 140. So ngayon mga kayabi, dadagdagan natin ng 150 foot pounds yan mga kayabi, yan. So ngayon mga kayabi, hindi pa ito, kulang pa yan sa 150. Ano lang natin, i-double check natin mga kayabi kung sa 150. Pag narinig nyo na yung lagitik mga kayabi, ibig sabihin accurate na yan sa 150. So main bearing yan mga kayabi, ha. So just keep on watching lang mga kayabi. Tapos na natin tinork mga kayabi yung crankshaft. So pagkatapos nyo itork mga kayabi is
ikutin nyo mga kayabi ng 360 degrees. Yan mga kayabi, yan. Sige, pihit pihit G. Yan, yan po yung aking katulong. Doble ang laki, ang doble ang laki sa akin. So yun mga kayabi, yan oh. Smooth. Yan po. Kamay lang po yan, yan oh. So yun po. Bago po yung mga side thrust washer niyan mga kayabi. So ngayon mga kayabi is mag-assemble tayo ng piston assembly. So welcome back mga kayabi. Magbabalik kami mamaya-maya. Mga kayabi, nandito tayo muli sa Junard B Series Vlog. Nasalpak na natin mga kayabi yung piston. Yun. Yun. Ayan. 4D35 mga kayabi. So mga kayabi, update po kayo sa timing mark mga kayabi. So ngayon mga kayabi is doon ka banda para walang silaw doon. Yan, dyan ka lang dyan. Dito ka banda. Yan, yan. So yun mga kayabi, sinalpak na natin yung mga timing gear. So ngayon mga kayabi, ang camshaft na tinatawag, camshaft. Yan mga kayabi. Init kasi. Yan mga kayabi, yan. So yung crankshaft mga kayabi, yan. Ang injection pa mga kayabi is ayan. Number 3 mga kayabi, number 1, number 2. Number 1, number 2, number 3 ang timing. So yun mga kayabi, 4D35 mga kayabi. As same lang po sa 4D30 mga kayabi, 4D32 ang timing mark nito mga kayabi. Magbabalik kami mamaya kayabi, pagsalpak na ng ating makina sa loob ng truck. So na-timing na natin mga kayabi, kakabit na lang natin yung timing cover. Ayun mga kayabi, back to you by Gian. Gian, baka mayroon kang i-shoutout? Wala. Ha? Wala. Yung mga friend mo, sila Jeffrey Gimok, baka gusto mong i-shoutout? Wala. Malalaki na sila. Oh, malalaki na daw sila mga kayabi. Oh, hayaan mo na daw sila. So, don't go away mga kayabi, just keep on watching lang. Huh? Welcome back mga kayabi. Back to you by Junard B Series Vlog. So, mga kayabi, naisampa na namin mga kayabi. Itong ating makina, yung black. Ayan. Ikabit na natin yung mga engine support mga kayabi. Yun. Starter, nandito na. Yung pressure line mga kayabi. Ayun. Yung kabila, exhaust na lang yun mga kayabi, alternator. Tapos yung cylinder head mga kayabi, kakabit natin mamaya maya. So yun mga kayabi, anuhan natin ang cylinder head ngayon mamaya maya, kakabit natin. So medyo napagod kami ni Jillian kasi gawa nga ng kami lang, nagtatlo lang dito kami dito, tatlo nagsampan nito. So medyo critical. So yun mga kayabi, at mamaya maya mga kayabi, kakabit namin yung cylinder head. Nandito. Ito mga kayabi, kakabit na natin ito mamaya maya. So yun mga kayabi, huwag kayong alis. Just keep on watching lang. Sasalpak na namin yung cylinder head mamaya maya. A few moments later. So mga kayabi, bibigyan natin ngayon ng final torque. 165 foot-pounds.
Wag ka. Nakatakot. So magbabalik kami mga kayabi pag i-tune up na natin. So don't go away, just keep on watching lang. Mga kayabi, binigyan na natin ng adjust bulb tapit mga kayabi, number 0.14 intake exhaust mga kayabi. So tapos na tayo sa number 1. Trace na yung mga kayabi. Medyo hapit lang mga kayabe, medyo hapit lang. One, three. So, 1, 3, 4. Quattro tayo mga kayabi. Pagbaba nito, fire yun. Tumaas na yung intake mga kayabi, exhaust. Pagbaba, ayun, automatic yan mga kayabi, number 4. So 4 tayo ngayon mga kayabe. 1, 3, 4 2 tayo mga kayabe. Dito tayo number 2. Pagbaba nito mga kayabe, intake automatic, number piston number 2 na tayo. So tignan mabuti mga kayabe. Pagbaba, pagbaba nito, intake automatic to, fire. Tingnan mabuti mga kayabe. Pababa ang exhaust. Bumaba ang intake. Ayun, bumaba. So dito tayo number 2. So ganun lang kasimple mga kayabe kung saan ka magtatapit. Titingin ka sa running mate. Ano ba yung running mate mga kayabe? Yung kasabay na piston. Yun ang tinatawag na running mate. So tapos na tayo mga kayabe.
So let's get it on. Takip tayo mga kayabi ng valve cover. So huwag kayong alis mga kayabi. Just keep on watching. Huwag kayong alis. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung anong nagiging issue nito. Mga kayabi is yung cylinder head. Niligtis natin kasi nagbubbles. Nagbubbles siya. Tapos hydro test natin tong cylinder head. So nakita nga yung cylinder head black na mayroon siyang leak. So kaya natin pinadala natin sa nag-hydro test. So yun lang mga kayabi, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-like. I-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So 4D35 to mga kayabi. I-update ko kayo mamaya-maya mga kayabi. Pagpapaanda rin na natin. So just keep on watching lang. So mga kayabi, nandito. Finishing touches na lang tayo mga kayabi. Ayan. Ito si Jillian. Ayan o. Jillian, kaway ka muna dyan, Jillian. Ayan o. O, yun o. So yun mga, dinudukot na lang niya mga kayabi. Ayan o. Ayan mga kayabi, dukutan na lang to mga kayabi. Tapos, pressure line tayo mga kayabi. So, konti na lang mga kayabi. Makakalakal yung truck. Magbabalik ako mamaya-maya mga kayabi. So, welcome back mga kayabi. Back to you by Junard Visiri Vlog. Shout out pala kay Jillian na aking helper. Ayan mga kayabi. Nilalagyan na namin ng tubig mga kayabi. Napapaanda rin na namin. So ngayon mga kayabi, pinalitan natin yung return hose. Medyo masama na. Ito, medyo okay pa to. Ayan. Pinalitan na natin ang hose. So yun mga kayabi, kunting sandali na lang mga kayabi, papaanda rin na natin. Nilalagyan na natin ng tubig. So magbabalik ako mamaya maya at may tumatawag mga kayabi. Welcome back mga kayabi. Ang issue nito mga kayabi dati is bago natin inoverhaul is pumping oil. Pag hinugot mo to mga kayabi, sumusuka. Ayan. Sumusuka siya ng langis. Ayan mga kayabi, malinis po. Wala pong talsig yan. Oh. Ayan. Nasolve natin yung mga kayabi? Talsig. Wala na siyang hatak. Kadalasan mga kayabi. Dito mga kayabi, ayan, so okay na yan, okay na yan mga kayabi. So dito pag sumirit na yan, isasarado nyo na. Ayan, ganyan. Isasarado nyo na ganyan. Bawat isa mga kayabi, individual. Ayan. Individual siya. Bumba ka dito, bumba. Tapos, paridundo mo. Bumba, paridundo. Bumba, paridundo. Tapos, sara. So, ngayon mga kayabi, kung naisara mo na yan lahat. Ayan. Nasara mo na yan lahat. Paandar ka na lang mga kayabi, tapos bumba, aandar na yan. So ngayon mga kayabi, papaandarin natin. Galing siya sa bumba, binumba natin. Ito. Lahat na yan mga kayabi, is titignan natin. Kung wala bang... So yun mga kayabi, umandar na mga kayabi ang ating overhaul. Na 4D35 mga kayabi. Ayan. So shout out pala kay Boss Mac Mac.
Paandar na natin ang ating overhaul na 4D35. So salamat sa tiwala mo, Boss Macmac, na pinagkatiwala mo sa akin yung makina. Gagawin natin ang dapat gawin. I-analyze natin kung ano nagiging problema. Ang nagiging problema nito, mga kayabe, yung sinasabi ko sa inyong back pressure is yung black kinain na ng corrugated na kalawang. So ngayon, mga kayabe, ang ginawa, binilda pa lang ng konti kasi doon dumadaan yung pressure. Yung surface niya, mga kayabe, yung surface, butas ng tubig, mayroon siyang dinadaanan na konti dito sa gilid. Sa gilid ng tubig, inabunuhan ng pundido. Inabunuhan ng pundido, tapos nirepis yung labi, yung pantay. Kaya pag pinatay siya, mga kayabe, mayroon siyang back pressure kasi yung pressure dapat hindi siya papasok doon sa daanan ng tubig sa water passage. So yun, mga kayabe, ang payo ko lang, mga kayabe, sa mga ibang mekaniko, wag tayong susuko. I-analyze natin kung ano yung nagiging tama na maging problema. Hindi yung wag naman sana ng hindi naman lahat. Wag naman sana kayong ma-open, mga kayabe, hindi naman tayo perfecto. Ako, hindi rin ako perfecto, mga kayabe. Pero i-analyze natin ng mabuti. Ano ba yung analyze? Dapat accurate yung analyze mo doon sa nagiging problema sa sasakyan. Huwag ka agad na puro magsisisihan ka agad tayo, hindi, magtulungan tayo. Kasi po, wala pong perfectong mekaniko. So by the way, Junard Visiri Vlog. So yun, mga kayabe, pagmasdan muna natin, mga kayabe, kung ano ang ano yung magiging ano ng overhaul natin. Yan, umaandar na, mga kayabe. So huwag tayong susuko, mga kayabe. Walang magaling na mekaniko, lahat yan nasa blay. Doon ka lang babasi sa mga pangyayari yung nagiging problema ng sasakyan. I-analyze natin mabuti, mga kayabe, one by one, kung ano, saan manggagaling yung back pressure na sinasabi. So nung nakaraan, mga kayabe, lakas talaga ng back pressure, lalo pag pinatay. Nandoon yung tinatawag na back pressure. Bakit ba tinatawag ng back pressure, mga kayabe? Kasi pag pinatay mo na yung makina, doon lumalabas yung pressure ng hangin. So yun lang, mga kayabe. Kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-like, i-share ang video, at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So yun lang, mga kayabe. Just keep on watching po. Marami pong salamat. God bless.